motocross rider cannot race without his dirt bike, but a good treasure hunter can treasure hunt without the use of metal detector. Only by the knowledge, wisdom, and prowess of treasure hunting codes in science. What's this? Hello, lovely people all over the Philippines, in Luzon, in Visayas, and in Mindanao. How are you today, guys? Wish you're in a good health, mood, and conditions. At bago ako magpatuloy, ako'y mag-greet sa lahat ng ating mga katiyats all over the world, diyan sa Middle East, United Arab Emirates, Saudi Arabia, in Doha, Qatar, and also dyan sa Bahrain, Malaysia, and Indonesia, sa Kurdistan, how are you guys? And also in Hawaii, dyan sa New Zealand, also sa Switzerland, and Australia, California also, and Canada, of course, Taiwan and Korea, how are you guys? And now it is shout out time! Shout out kina Vani Cornelio, Raul Tangia, Kings of Kings, Jacqueline Sinaban, Arlene Palera. Also shout out dyan sa Hawaii, Moises De Rio and company, how are you guys? Nino Herrero, Raul Refilio, James 04. Also shout out kay Stephen Catillo, Ronald Oliverio, Romel Hisulgon, Rex Alipo, and to Emilio Herrero also, and Maria Detta. How are you dyan sa Middle East? Jason Mangawang, Darsky Umali, ICLMT at Restan Clint James, Junalin Iliberio, and Rudy Jr. Rosiana. At tayo na ngayon, guys, magpatuloy sa ating treasure marker analysis. At maraming salamat. At ngayon natin ang tatalakayin itong triangle marker na kung saan ay kakaiba siya na triangle. Okay, mga katiyats, meron tayong i-analyze ngayon na napaka-ibang or nakakaibang treasure marker ito. Ito ay marker na triangle, ngunit ito'y isang klaseng bato na pinasak or nilagay sa isa pang malaking bato, which is magkaiba sila ng klase na bato. Therefore, hindi ito original part ng bato na itong malaki, kundi sadyang nilagayan dyan. At meron siyang marker na mga linya na nag-indicate ng mga direction or distances. Kaya ito'y atin i-try pag-decode ngayon using sa mga nakaraan natin na decoding for triangles. Ngunit medyo kakaiba ito dahil mayroon nga siyang dalawang guhit na nag-indicate ng direction. Medyo complicated talaga ito. At itong mga nakita niyong mga circles dito na holes, guys, these are all naturals lang ang mga ito. Kaya ang bigyan natin ng pansin at kahulugan ay itong mismong triangle na bato na ipinasak dyan sa isa pang bato. Okay, at sa palagay ko yan ay ipinalaman dyan. At siguro ay binutas nila yung bato noon pa. Kaya ang una nating bago tayo, guys, mag-decode ay siguraduhin muna natin ang ilalim niyan. Okay, halimbawa ito yung triangle na bato na yan. Okay, at sabihin natin ganito yung kakapal. Dito yung guhit niya. Okay, so tingnan natin ang ilalim nito, guys, ang baba. Meaning to say ay tanggalin tong bato na ito at tingnan, baka takip lang yan, baka treasure chamber yan. Baka hollow rock or hollow chamber. Ibig sabihin, kung ito yung malaking bato, nandito yung triangle rock na may marka, baka sa loob nito ay hollow. Okay, at yan ay takip lamang kasi maraming treasure ang treasure enclosed in the rock. Kaya yan ang unang gawin, guys. Tanggalin ang bato na ito, ngunit huwag niyong itong kalimutan ang posisyon ng bato
dahil kung walang makitang butas dyan or hollow sa loob ng malaking bato dito, kung wala yan sa baba niya, ay ibalik niyo ulit yan dyan at proceed na sa plan B sa decoding. Okay, so huwag niyong itapon ng bato at tandaan niyo palagi kung saan yung mga guhit niya at posisyon niya. Okay, so yun ang ating unang teorya dyan na treasure in the hollow rock. Dito sa ilalim ng bato na yan, ito ay takip lamang. Yan ang unang teorya natin. Kasi meron akong dalawang vlog ng triangle marker na nakuha na treasure. Lahat sila ay treasure inside the rock. Triangle ang gamit nun. Kaya kung wala dyan sa loob ng bato na malaking bato na yan, kung walang laman yan, therefore nasa malayo. So yan ang ating i-decode ngayon, guys. Okay. So una, para malaman natin kung ito'y talagang legit marker, ay gamitan natin ng compass. Okay. At tingnan natin kung naka-align itong point ng dulo ng isang triangle dyan, itong mahaba at saka itong nandito na mga kanto. Kung yan ay naka-align sa compass, therefore, this is a very legit treasure marker. Okay, so kaya, kung may dala kayong compass, okay, ito guys ang gawin. I-test nyo yan kung talagang naka-align yan sa apat na direksyon itong kanyang mga kanto. At kung yan ay naka-align, therefore, this is a legit treasure marker. Halimbawa, ganyan. Naka-align yan lahat. Or kahit ang north ay nasa west, ganyan. Kung kahit ikutin ang compass, basta't naka-cross yan at tumatama sa kanyang mga corner, therefore, legit marker at proceed tayo sa ating decoding. Okay, ano nga ba ang kahulugan ng triangle, guys? Ang triangle can be a pointer. Ang karamihan ng triangle ay treasure in the spot, treasure inside the rock, treasure in between big rocks, treasure in between tree and rock. Palaging involve ang rock sa triangle. Okay, so ganyan ang ating triangle. Ngayon, ang pointer dyan ay ang pinakamahaba na side. So, ang pinakamahaba na side niya ay ito. Therefore, ito ang ating pointer. Okay, so kunin natin ang gitna. Ito yung pinakauna. Kunin natin ang gitna nito. At proceed tayo dito, guys. Ayan. Ngayon, itong isang guhit. This can be 1 meter each. Kaya mag-umpisa tayo sa 1 meter. Galing sa bato na yan mismo, umpisa tayo sa 1. Make that 2 meters na ito kasi dalawang guhit. So dito ang 2 meters. Hukay tayo dyan ng 2 meters din na lalim. Testing dig lang. Pag walang makitang mga bagay na gawa ng tao, huwag na magpatuloy. Okay, at pangalawa niyan, pwedeng 10 meters bawat isa. So napakalayo ang puntahan natin. That is 20 meters. Okay. So 20 meters ang pinakamalayo ngayon. Kung mangyari na wala, kasi expected na natin, guys, na wala yan. Kasi ang pag-decode ng Japanese treasure ay parang pag-decode yan ng Swerteres Luto. Napakaraming kombinasyon yan at yung kanilang mga symbol ay pabaliktad-baliktad yan. Sinasadya nila na magiging puzzle at sila lang talaga ang nakakaalam kung paano nila makuha yun kasi nandun sa kanila ang kumpletong mapa. Okay, so X ang dalawa, wala. Ngayon, kunin natin ang gitna. Kasi ang maliliit na linya, pwede na rin 5 meters sa bawat isa. So, we have here 10 meters third digging hole or pangatlong hukay natin.
Okay, so ito yung first method, guys. So we have 3 dig holes. Ngayon, punta tayo sa pangalawa. Kapaghanap dyan, isipin nyo na lang na exercise lang yung pag-test dig. Huwag nyong itong isipin na yan ay burden or itong pinapahirapan kayo. Kasi ang paghanap ng treasure ay dapat masaya tayo at yan ay kusang loob at nagagalak tayo. Kung kontra gusto tayo, ay hindi natin matagpuan yan. Kasi yan ay binabantayan yan ng may-ari ng lupa o ng forest. At yung may-ari ng forest na yon ay isang angel na padala dyan ng Panginoon. Okay, kasi ang gold, yan ay gawa ng tao. Pero kung matagal na yan sa lupa, nakabaon na yan ng 50 years plus, babalik yan sa may-ari, which is ang gumawa ng sanlibutan ang may-ari niyan. Kaya with guidance of our Lord, matagpuan natin yan. Kahit may metal detector ka pa or scanner, hindi mo yan matagpuan without itong guidance of the Lord or the guardians dyan sa forest. Okay, so pangalawang pag-decode nito, guys, ay punta tayo sa tinuturo nitong mga linya. Ito, ang isang linya na yan ay pwedeng 1 meter okay, pwedeng 1 meter siya, so punta tayo rito ng 1 meter tis dig. At kung sabihin natin na wala, ay proceed na tayo sa kanyang equivalent na malayo niya na equivalent na 10 meters. Okay, at sabihin natin na wala rin, wala tayong nakita dyan, meron na tayong 4 na hukay. So ang gawin ay kunin din ang gitna. Pwede kasing 5 meters lang ang isang guhit. So sa 5 meters ay test dig din tayo. Okay, at hindi na tayo pupunta ng 20 kasi isang linya lang itong nandito at maiksi siya. Ngayon, ito yung ating pangalawang atake or approach. Ang pangatlo dyan ay sundan natin ito na linya. Ano bang ginagawa nito? Nagtuturo yan. So papunta siya dito. So again, assume natin na 1 meter ang pinakamalapit. Ito'y 1 meter, tis dig din tayo dyan. And then kung wala, punta tayo sa pinakamalayo, which is 10 meters. At test dig din tayo. Dito ay kinuha natin ang dalawang guhit. Itong dito kasi ito'y kabuuan ng bato. Kinuha natin ang haba ng bato dyan. At parte ng bato dyan ang dalawang guhit. Kaya pumunta tayo dito ng 20 hanggang 20 meters. Kasi karga ng triangle ang dalawang guhit na yan. Ngayon itong patagilid niya ng mga guhit ay medyo independent na sila. Hindi na sila itong parte ng buong triangle. Okay, so napakagulo nitong triangle, guys. And ang sure lang dyan ay treasure under the triangle sign. Yung treasure under the rock. Kasi yun ang maraming nakuha ng itong treasure hunter na nandyan sa record ng aking father. Yung mga triangle ay nakuha mismo sa hollow rock, yung bato na binutas at tinagipan lamang. Okay, so sabihin natin ay wala talaga, guys, desperado na kayo, wala. Okay, so pahinga muna. Kasi kung yan talaga ay legit treasure marker, ay meron talagang nakabaon dyan. At kahit aabutin ka pa ng isang taon, dalawang taon sa paghukay, basta matagpuan mo yung 1 million mahigit na worth of gold,
ikong isang barita yan. Nasa 26 million yan. Ikong dalawang barita. Tinatrabaho mo lang ng dalawang taon, diba? Kahit dalawa lang kayo ng iyong kaibigan. Or kahit ikaw lang mag-isa. Or kahit yung asawa mo ang kasama mo para walang tablahan, walang takbuhan, walang unsihan, pwede rin na asawa. Okay, so mas malaki ang kutob ko guys na Treasure Inside the Rock ito. At pangalawa dito, at third na lang na choice ko itong mga guhit na direksyon. Kasi ang mga guhit na yan ay pampagulo lamang. At hindi talaga siya ang direksyon ng treasure, kundi itong mahaba na parte ng triangle. Okay, so ang last nito guys ay napaglikod, ay kunin natin ang haba ng ito, yung pangatlo. Okay, pangatlo ito na approach, ay kunin natin ang haba ng bato na triangle. Ayan, kunin natin ang inches niyan. Sukat sa inch. Sabihin natin yan ay 12 inches. So ang lalabas ay 12 meters. Ang 12 meters ay pasok na guys dito. Sa una nating hukay diyan sa may 10, tatamaan na diyan ang 12 meters. So kuha na natin, di ba? Ngayon ang pangalawa niyan ay ang opposite. Ang kanyang likod. Pwede kasi na ganito yan guys. Mirror image lang ito. At ang totoo niyan ay nasa likod. Ayan. Kaya itong guhit sa gitna, ilipat natin ito na guhit dito. At ang ituturo niya ay doon sa layo na 12 meters. Okay, isang hukay na lang yan. 12 meters. At pwedeng lakihan para maisama niya yung 13 tsaka 11. Okay, so lakihan ang opening ng hukay dito. Okay, yan ang pinaka-last ko na pag-decode yan. Basta't mga triangle. Pwedeng ganyan ang mangyayari na mirror image. Alright, so sana ay may naiambag ako sa inyo guys dyan. At magandang ano yan sa itong malalakas pa ang katawan. Magandang ehersisyo ang paghukay. At huwag niyong isipin na kayo'y na agrabyado dahil sa wala kayong nakuha. Kasi sa itong probabilities ng makakuha ka ng treasure is 1 is to 100. Paghukay ka muna ng 100 na hukay, 100 na treasure sites bago ka makatagpo ng isang treasure. Ang probability niyan ay katulad din ng surtres. Na kailangan mo pa i-rumble, kailangan mo pa ng liabi at ng straight na taya. Kaya ang aking decoding ay hindi lang isang paraan, ngunit marami siyang paraan para merong choices. Meron kayong choices na kung alin ang pipiliin nyo. Ang importante na na-presenta ko lahat ang possibilities kung paano makuha ang item. Okay, Surigao-san, God bless you all and may the fortune be with you. Ciao for now.